MTB1 First Quarter Week 1. Kumusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan sa araw na ito. Sisimulan mo ngayon ang unang linggo sa unang markahan at narito ang mga gawain mo sa Mother Tongue para sa linggong ito. Handa ka na bang matuto at tuklasin ang kaalamang matututuhan mo? Ihanda na ang iyong sarili at buong kaisipan upang maisagawa mo ang mga gawain. Inaasahang maisasagawa mo ang mga sumusunod na layunin pagkatapos ng araling ito. Bago natin simulan ang mga aralin na aking tatalakayin at pag-aaralan natin sa module na ito, magkakaroon muna tayo ng maikling pagsusulit upang tayain ko ang iyong kaalaman sa larangan ng kasanayang phonological. Panuto, bilugan ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay ibinigay sa iyo ng iyong mga magulang noong ikaw ay isinilang nila. Ano ito? A. Pangalan, B. Kaarawan, C. Tirahan, D. Gamit. Ikalawa, ito ay isang bagay na mahalaga sa panahon ngayon upang mapanatiling malinis ang ating katawan at makaiwas na mahawa sa COVID-19. Anong bagay ang mga ito? A. Suklay, C. Sabon at tubig, B. Laruan, D. Sipilyo. Ikatlo, piliin ang wastong salita para sa larawang ito. Letter A, prutas, B, upo, C, gulay, D, mansanas. Pang-apat, sino-sino ang mga kasama mo sa loob ng bahay habang tayo ay nasa enhanced community quarantine? A, kalaro, B, kapitbahay, C, kaibigan, D. Pamilya. Ikalima, bilang kasapi ng pamilya, anong gawaing bahay ang iyong nais magawa upang makatulong kay nanay o tatay? A. Tumulong kay tatay sa pagtatanim. B. Maghugas ng pinggan. C. Magsaing. D. Natutulog lamang. Dumako tayo sa ating bagong aralin. Aralin 1, paggamit ng mga karaniwang pagpapahayag at magagalang na pagbati. Tayo ay may kanya-kanyang hilig na gawin. Maaaring ilan sa inyo o ikaw ay mahilig umawit. Ang iba naman ay mahilig sumayaw o di kaya mahilig kang gumuhit. Habang ako ay nasa loob ng bahay, habang nasa panahon tayo ng quarantine, nadiskubre ko sa aking sarili na nakapagsusulat pala ako ng tula. At ikaw rin, alam ko na marami kang natutuhan o nalaman sa iyong sarili na mayroon kang kayang gawin na ngayon mo palang nadiskubre, gaya ng pagti-TikTok o paggawa ng vlog kasama ang iyong kapatid o buong pamilya. Tuklasin natin. Pakinggan ang usapan ng tatlong bata habang sila ay nagpapakilala sa isa't isa at sagutan ang mga tanong. Magandang umaga! Ako si Mara. Magandang umaga! Ako naman si Ana. Magandang umaga din sa inyo. Ako pala si Sam. Kumusta kayo? Ako si Mara. Ako ay kayumanggi. Maitim ang aking buhok at marunong akong umawit. Pero hindi ako marunong sumayaw. Gusto ko rin umarte. Ako si Sam. Katamtaman ang aking kulay. Malaki at bilog ang aking mata. Hilig ko naman ang mag-rap at mag-drawing.
Ako naman si Anna. Ako ay maputi. Mapusyaw ang aking buhok. Hilig kong sumayaw at tumula. Ayaw kong kumuhit. Sige nga, kung nakinig kayo, sino-sino ang mga batang nag-uusap? Magaling! Paano ipinakilala ni Mara ang kanyang sarili? Magaling! Ano ang gustong gawin at hindi niya gustong gawin? Magaling! Ikaw naman, bilang isang mag-aaral, papaano mo ipakikilala ang iyong sarili sa bago mong kaklase? Magaling! Ngayon, tingnan ang mga larawan at tandaan ang magagalang na pananalita sa kanilang usapan. Isulat sa kwaderno ang sagot. Magandang umaga po! Mano po, Lola? Lola, tulungan ko na po kayo sa pagdadala ng pinamili ninyo. Maraming salamat, Mario. Maraming salamat, Anna. Napakabait mo. Halina't sabayan akong basahin ang tugma. Ang po at opo ang bilin sa akin ng ama't ina ko. Maging magalangin, mamumupo ako. Pag kinakausap ng matandang tao sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Kapag kausap ko'y matanda sa akin na dapat igalang, na dapat pupuin, natutuwa ako na bigkas-bigkasin. Ang po at opo ng buong pagkiliw. Ayon sa tugma, ano ang bilin ng kanyang ama't ina? Tama, dapat mamumupo at maging magalangin. Bakit mahalaga na igalang ninyo ang mas nakakatanda sa inyo o ang inyong kapwa? Tama, ayon nga sa kasabihan na ang batang magalang ay kinalulugdan. Marami talaga natutuwa sa iyo kapag ikaw ay magalang sa mga nakatatanda at sa iyong kapwa. Iyan ang isa sa mga kaugalian ngayon sa bagong henerasyon na nakakalimutan na ng ibang mga kabataan na gumalang lalong-lalo na sa pagsasabi ng simpleng po at opo. Kaya ikaw, bilang isang mabuting mag-aaral, nararapat lamang na gagayahin mo rin ang ginawa ni na Mario at Anna. Sa iyong module, piliin ang larawan ng ginagawa mo. Lagyan mo ng check ito. Sagutan mo ang gawain 1 sa iyong module. Alin sa larawan ang pinakagusto mo? Gamitin ang banghay upang sagutin ang tanong. Mga magulang, pakigabayan ang inyong anak. Gawain 2, panuto, kasama ang nakatatandang kapatid o ang inyong magulang, sabay ninyong bigkasin ang maigling tula na ito. I-video ang iyong sarili at ipadala sa messenger ng iyong guro. Ngayon naman, sagutan ang gawain 3 sa inyong module A at B. Ngayon ay sabayan ninyo akong bigkasin ang tula. Si Mako, Eneline T. Badillo. Mahal ni Mara si Mako.
Inahing manok na may anak na walo. Tumutoka, umiinom, taas-baba ang ulo. Abo at itim ang kanyang balahibo. Manok, aso at pusa ang alaga ni Mara. Araw-araw siyang masaya. Alagang hayop ay mahal na mahal niya, kaya ako naman ay tumutulong sa kaniya. Itlog na masustansya ang dulot ni Mako, bantay sa gabi at araw naman ang aming aso. Sangiyaw ng pusa, tiyak na ang daga ay tatakbo. Sa lahat ng alaga, mapagmahal si Mako. Sige nga, kung nakinig kayo, sino ang mapagmahal sa kanyang alagang hayop? Si Mara, tama. Ano-ano ang ipinakitang gawain ni Mara sa tula at nasabi ninyo na siya ay mapagmahal? Magaling! Bakit mahalaga ang pag-aalaga ng hayop? Magaling! Ano-ano ang kanilang naibibigay na tulong sa tao? Tama! Basahin natin ang mga pangalan ng mga nasa larawan. Sundan ninyo ako. Mapa. Mata. Manok. Mani. Mansanas. Ano ang napansin nyo? Ano ang unang tunog ng kanilang pangalan? Tama! Lahat sila nag-uumpisa sa tunog na Magaling! Sundan niyo ulit ako. Apa. Ahas. Apoy. Medyas. Araw. Lahat sila ay nag-uumpisa sa tunog na Magaling! Sagutan ang gawain 6 sa inyong module. Panuto, isulat ang wastong pangalan ng mga larawan at bigkasin ang bawat tunog nito. Tandaan mga bata, ang po at opo ay mga salitang magagalang na dapat na ugaliin ninyong taglayin at gamitin sa lahat ng pagkakataon. Ito pa ang ibang mga magagalang na pananalita. Sa inyong module, sagutan ang isa buhay natin. At ang tayahin natin. At ang huling gawain, punan ng impormasyon ang mga patlang sa tula. Isulat sa kwaderno ang sagot. Hanggang sa muli, paalam!